Dennis Padilla at Dinetalye ang hiwalayan nila na kanyang ex-live-in partner. Inamin ni Dennis Padilla na nauwi sa hiwalayan ang relasyon nila ng Filipino-Australian live-in partner niya si Linda Gorton. Mahigit 10 taon sila nagsama at biniyayaan sila ng dalawang anak na sina Gavin, 11, at Maddie, 6. Inakala lang marami na si Linda na ang huling babae sa buhay ni Dennis, kahit pa 22 years ang age gap nila. Naghiwalay sila noong 2020 pa, kaya dinala ng ex ni Dennis ang kanilang mga anak sa Sydney. Ayon pa kay Dennis, nagkamabutihan sila ni Linda noong siya ay 46 years old pa at si Linda naman ay 23 years old. Taong 2009, nung kumbinsihin niya sa Pilipinas na manirahan si Linda. Ayon kay Dennis, ang rason kung bakit dito nanirahan si Linda, number one, ay may stable job siya sa Pilipinas. Number two, mas kikita ng malaki dito si Dennis. Kasi kung regular jobs daw sa Australia, pwede na rin pero di siya ganun kalaki. Kaya nag-decide na rin si Linda na samahan siya dito sa Pilipinas. Tiniyak naman ni Dennis na okay sila ni Linda ngayon. Maayos at maganda ang co-parenting arrangement nila at regular ni Dennis na kakausap sa pamamagitan ng video call ang kanilang mga anak. 3 years and a half na sila nakatira sa Sydney kaya madugo ang labanan sa child support at sa awa ng Diyos, hindi naman nagkulang ng suporta si Dennis para sa monthly child support. Paliwanag pa ni Dennis, parte yun ang commitment niya sa mga anak para makalipad siya sa Australia at madalaw sila. Ayon din kay Dennis, ay kailangan niya suportahan ng tuloy-tuloy at consistent na nag-a-apply siya ng Australian visa para madalaw niya ang kanyang mga anak. Kaya na sa Sydney sina Gavin at Maddie, ay regular daw ang komunikasyon niya sa mga ito. Kung sino pa nga daw ang nasa abroad, parang yun pa ang mas madalas siya nakakausap. Although, hindi niya sila mahawakan o hindi niya sila mayakap. Medyo kabaligtaran daw kasi ang sitwasyon niya sa mga anak niya kay Marjorie Barreto. Pero mukhang nagkakaroon naman ito ng magandang pagbabago matapos siya makatanggap ng birthday message mula sa panganay nilang si Julia Barreto na nagpaluha sa kanya. Noon kasing 62nd birthday ni Dennis noong February 9, masayang masaya at naluha ang komensyante dahil matapos ang halos 3 taon, tila magiging bukas ulit ang kanilang communication lines. Kwento pa ni Dennis, I hope itong mga darating na months dahil nagsimula na nga nung birthday ko nung nareceive ko yung text ni Julia. Nung una nga, hindi ko alam. Sabi ko nga, number niya pa pala ito. Bagamat hindi pa nasundan ang pag-uusap nila, pero hopeful si Dennis na tuloy-tuloy na ang communication nila. Dagdag pa niya, I'm thankful na nabati niya ako nung birthday ko and I hope na mabati niya ako ng iba pang special occasions. Nandun din ang dasal ni Dennis na sana ay sumunod magbukas ng komunikasyon sa kanya ang iba pang mga anak na sina Claudia at Leon. Aminado din si Dennis na marami siyang natutunan sa mga nangyari sa relasyon niya sa mga anak nila ni Marjorie na ina-apply niya ngayon sa mga anak nila ni Linda. Na yung mga dati niya nagawa mga pagkakamali o pagkukulang ay sana mabawi niya this time. Sa awa daw ng Diyos, tuloy-tuloy ang kanyang trabaho para tuloy-tuloy din ang support. Dati nabanggit ni Dennis sa isang panayam na nagkulang siya bilang provider sa pamilya nila noon ni Marjorie. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!